Welcome back to my channel. Ngayon ay pang 15 days na ng ating quarantine. So, at ngayon ay araw ng Lunes. Eksaktong alas 2 ng hapon. So, ngayon, gagawa ako ng aming merienda. Naisipan kong gumawa ng aming merienda. So, ang gagawin kong merienda, dahil yun lang ang nakita ko dito, 3 piraso lang, ay ang kamote. Yan ang gagawin kong merienda. Gagawin ko siyang maruya. Di ba pag maruya, ang ginagamit ay saging. So ngayon, try kong mag-imbento. Magagawa ako ng maruya gamit ang kamote. Kasi nga, guys, maghihiwa na tayo ng kamote. So ito po, kamote, kulay orange. Di ba ang kamote naman ay iba-iba? Merong puti, ilaw, orange at violet. So ngayon, hihiwain na natin. So guys, hiniwa ko siya ng strip, parang french fries. So, di ba ang french fries, malalaki ang pagkahiwa. Ito naman, maliliit lang. Ayan o, maninipis para pag pinrito natin mamaya, maluto siya kaagad. Kasi di ba ang kamote, matagal maluto. So, kailangan hiwain natin siya ng maliit. So guys, ngayon tapos na ang ating paghiwa at ayan na nga, maganda 'di ba? Colorful. Ayan. Mas maano sa bata, maiinggan nyo ang bata kapag kumain nito. Akala mo nung yung orange parang carrots ano. So dahil tapos na ang ating hiniwang kamote, ang gagawin natin, syempre maglalagay tayo ng mga ingredients na gagamitin. Syempre hindi natin 'to masabing maruya kung ito lang, 'di ba? Pipirituhin natin ang ito lang. Syempre hindi 'to magiging kamote fries 'to pag ginawa natin. So dahil sila ay naman ay sawa na sa fries, hindi ko gagawin 'yon. 'Di ba nga ang sabi ko kanina, maruya ang gagawin ko. So ngayon, ang unang ilalagay ko na ingredients ay ang asukal. So ang paglagay ng asukal ay depende sa inyo. Syempre, may mga taong gusto ng sobrang tamis, tamang tamis, at hindi kung saan ay matabang. 'Di ba? Syempre, hindi natin alam yung mga kumakain diyan, yung may mga diabetic, hindi pwedeng maraming asukal. So sa akin, dahil ang mga anak ko ay mga bata pa, syempre ang mga bata 'di ba mahilig sa matatamis. Kaya tatamisan ko ang pagluto ng maruya. So, depende sa aking paglalagay. So, ayan. Tatansyahin ko muna siya. Siyempre, hindi naman agad ibuhos ko to. Sobrang dami nito. Baka maging diabetic ang aking mga anak. So, ayan. Isang kutsara muna. Dalawa. Tatlo. Siyempre, marami siya eh. Apat. Lima. So, baling 5 kutsara muna ang gagamitin ko. Mamaya, titikman natin kung eksakto na yung tamis mamaya para sa kanya. Okay? Haluin natin. Haluin. Bulol, di ba? Haluin natin. Ayan. Siyempre, buo-buo pa yung asukal, di ba? Siyempre, para matanggal ang pagiging buo, anong ilalagay natin? Alam naman, ito lang. Ayan, hanggang mamaya, hindi na natin to matapos yung pag halo natin ay buo pa rin ang ating asukal. Syempre, may ilalagay akong syempre Alaska Evaporada. So ito yung maliit lang na Alaska. Pangit naman pag sobrang dami, di ba? Kaya naglalagay ako nito dahil syempre mga bata nga, pangit naman kapag tamis lang. Syempre, dahil nga ang mga anak ko, di ba, ang sabi ko nga, hindi mahilig uminom ng gatas, dito ko siya dinadaan. Naglalagay ako ng mga gatas sa aking lutuin. Pero depende pa rin ang paglalagay ko ng gatas. So, sa maruya, dahil nga imbento, di ba, maglalagay tayo ng gatas. So, ayan.
lalahati po yung gatas. Ayan. Siyempre, mamaya pag inalo natin, matutunaw na ang asupan. Ayan. Ayan. Naduhin natin ulit. Ang dami, guys. Tatlong piraso lang siya. Malalaki kasi. Kasi yung kamote. Yung ibang kamote kasi, galing sa Vietnam po. Sa Marinduque. Ibang kamote sa Marinduque. Malalaki. Parang native masyado. Pag nilagay, matiyas. Tapos, dinagdagan ko na lang siya ng orange at saka violet para maganda sa paningin niya. Siyempre, pag magulang, dapat ano, creative ka sa pagluluto. Hindi lang yung kung ano lang dyan, meron dyan, yun lang lulutuin natin, diba? So, ayan. Next na ilalagay ko, siyempre, para maging maruyang-maruya talaga siya. Diba pag kumain ka ng maruya? Ang tanong, nakatikim na ba kayo ng maruya? Baka may mga hindi alam dyan kung anong maruya. Ah, ang merong saging. Yun ang kadalasan talagang maruya pag sinabi. Dahil nga tayo nag-eembeto lang, maglalagay tayo kamote ang gagamitin. So, syempre, tatawagin natin maruyang kamote. So, ngayon, maglalagay tayo ng... Ang paglagay ng kanina ay depende din. Pag yung kanina natin ay medyo malapot na, yun na yung isakong gamit ng ating kanina. So, ayan, dalawang kutsara. Siyempre, pag baguhan, nag-iimbento, tansya-tansya muna. Diba? Saka na lang yung may mga ingredients talaga na eksakto. May mga 1/4 cup, 1/2 cup. Kapag expert ka na, siyempre tayo, sa bahay lang naman, siyempre, imbe-invento. Ilang kutsara na tayo, guys? Basta, hindi ko alam. Haluin na lang natin. Mamaya, malalaman natin kapag yung lumapot na siya at nabalutan na ng gusto ang ating kamote. Siyempre, di ba ang harina nagbubuo? Kailangan na siya gakalang talaga magkain. So, ayan, dahil sobrang dahil pa ng ating kamote, mukhang nalubog ang harina natin sa kamote, hindi na natin nakita. Siyempre, pag pinulito natin kumamaya, hindi na siya mabubuo. Yung kamote na, naging cooked kamote fries na siya, no? So, magdadagdag pa tayo. Ibig sabihin, kulang pang ating harina. Ayan, guys, puro kamote pang nakikita natin. Magdadagdag tayo ng harina. So, ayan. May kinukuha lang ako. Siyempre. Ayan. Dadagdag tayo. Ayan. Masarap to. Siyempre, pag-invento, masarap. Ikaw lang, ako lang mag-endorse ko ng aking mga niluluto. Masarap. Kahit hindi naman siguro. Pero, malay mo. Mamaya, pag nagustuhan nila, ibig sabihin, masarap talaga ang aking niluto. Ayan. Dahil, siyempre, konti lang naman ang evap natin na nilagay kanina, hindi maglalapot masyado ang ating harina. So, ayan o. Ayan. Maglalagay tayo ng kunting tubig. Ayan. Pahingin isang basong tubig, please. Meron akong yaya. Ang aking cameraman. At saka yaya. Malaki ang sweldo nito sa akin. Sweldo niya. Tanungin niyo siya. Baka sasagutin niya kayo. Ayan o. Sige, pakilagay. Huwag mong lahat-lahatin naman niya. Ay, nilahat. Paano na ating inimbentong maruya neto? Sige, dahil nga imbento, tingnan na lang natin. Isang basong tubig ang nilagay, guys. So, ayan. Siyempre, lagyan talaga ng isang basong tubig. Parang nagtubig, parang mugaw na yung nangyari ng ating maruya. Ayan, ay, oo nga guys, magaling ang ating secretary. Umapot nga siya guys, oo, ayan. Ayan. So, ibig sabihin, maglalagay pa rin tayo ng arena. Kasi nga, hindi pa siya balut-balut ang ating, ang tawag ito, yung kamote. Basta, magpipili na lang kayo ng mas maraming arena. Para mas, pag kailangan, hindi na kayo tatakbo kung saan-saan. Para hindi mo lang, ilan na kapatid. Ayan, sigurado, kung lang ang isa. Kasi nga, di ba, isang basong tubig ang nilagay. Pero, mukhang tama siya. Ayan guys, tapos na tayo sa ating paghalo. Ayan, ayan po, ayan. Oh, parang salad, parang buko salad. Ayan, ah, parang ang sarap kainin. Ano? So, ganito po yung hinahanap ko na klase ng lapot ng harina. Yung pag nilagay mo siya sa kawali, ay kusa siyang malalaglag. Yung parang sa pancake, pag nagluto ng pancake. So, ngayon, lulutuin na natin siya. Kanina, naglagay na ako ng asukal. Natimplahan ko na to siya. So, eksakto na yung lasa niya para dun sa
tamis na hinahanap ko. So ngayon, syempre, para makain na natin, magluluto na tayo. Oh, akala nyo naman kakainin ko. Syempre, hindi ko kakainin to ng hilaw, kaya nga lulutuin na natin. Excited na kayo, ano? Ito yung aking embentong maruyang kamote. Ano kayang lasa? So, tara na guys, magluto na tayo. So, ayan guys, naglagay na ako ng mantika. Ayan. So, antayin na lang natin siyang uminit. Para lituin na natin. Siyempre, pag maruya, alang naman lalagayin. Iba ang maruya dito. Hindi pwedeng laga. Napakahirap pa tayo kung nilaga lang palang ating gagawin. Ayan, mainit na siya. Ang paglalagay ay kunti lang. Ayan. Hindi masyadong marami. Kasi baka kumapal masyado, hindi maluto yung loob. So, ang gagawin natin, kunti lang siya. So, ayan. Try natin. Akala mo naman expert kaya nga invento, diba? So, try natin, ha? Ano kayang itsura? Ayan. Ayan. So, dadagdagan natin, guys. Kasi medyo kunti pa lang siya. Para isang tao ang makakain sa isang piras. Ayan. Ganyan lang. Ayan, guys. Tingnan natin kung dumikit. Pag hindi siya dumikit, ibig sabihin, maganda ang kinalabasan ng ato. Tingnan natin. Ayan, gumagalaw siya. Mukhang maganda. Buo siya, hindi siya kalak. Kasi pag kumalat to, siguradong palpak. Magiging scrambled egg ang mangyayari. So, babalitan ko na. Tingnan natin. Ayan. Sobrang ibis ng balat eh. Ayan, ang ganda. Parang alam mo yung ano, omelette. Parang omelette siya. Patay natin man natin maluto. Siyempre, una, titikman natin yung unang luto. Yun ang maganda titikman. Para kung ano ang lasa. Kung masarap pa talaga siya o hindi. Sama ko na. Nakakainip eh. Ganun din naman. Para mabilis. Ayun. Ang sarap. Tikman ko kung ito yung kamote sa loob. Okay guys, titikman na namin ang aking nilutong maruya. Ayan, ang ganda ng itsura. So, ano kayang lasa? Kasing ganda din ng itsura yung lasa. So, titikman natin. Ayan, oh, excited na po siya. Kanina, kanina pa yan nag-aabang. Ayan po, mga nag-aabang ng aking niluto. Kaya, titikman. Ayan.
para siyang ano. Ayan, ano kaya itsura nito? Ayan. Tapos tingnan natin yung loob. Ayan, ayan yung loob. Para siyang ano, tawag dito? Chicken daw. Parang chicken daw, chicken nuggets. So ayan, titikman natin. Ayan. O, kuha. Ayan. Tikman natin kung anong lasa. Para kumain. Masarap. Masarap ba? Hindi. Mukhang napilitan. Masarap ba? Masarap daw. Ayan, saan yung papa? Pa, kain nga. Pa. Payo-ayo pa yung asawa ko. Pero gutom na yun. Sarap. Ang sarap pala guys pag invento. Tingnan nyo sila guys. Nagtatago po siya. Yan. Meron pang isa. Hindi lang kami kasya sa camera eh. Masarap, masarap. Ayan. Dapat may kasabang panulak kasi baka mamaya bumara. Walang taga-tulak. Nahirap na. Meron na yung isa. Yung isa. Ayan siya. Pinakadulo. Yan po siya. Yan. Mahihain lang kasi. Ayaw sa camera. Ayan. Tingnan yung isa. Yan ang pinakamatakaw na anak ko. Nang walang salita-salita, di ba? Yun yung hindi makapag-antay. Pa! Ano ka na? Sarap guys. So, try nyong lutuin. Malay nyo magustuhan nyo din. Basta, nilinamit ko lang dito ay 3 piraso. Meron pa akong niluluto doon. Mga natira. Pero konti lang yun. So ito talaga. Bali ang nabuo ko. Ganito. Ayan. Malaki. Malalaki siya oh. Ayan oh. Ang lalapad guys. Bali 10 piraso. Ayan. So guys. Ayan hihi daw siya. Okay. Kung nagustuhan niyo ang aking video, don't forget to subscribe my channel and click the bell button para every time na may bago akong video, manonotify ko kayo. Thank you for watching!